Kids, welcome back to our YouTube channel, Teacher Lynn. Nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa, please do like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video lessons na ginagawa ko para sa'yo. I-share mo na ang video na to! Sasamahan niyo ngayong magbasa't magsulat, mag-drawing, magkulay, magluto din sa mat. Halina't matinggan mga kwento pa sa inyo kay Tutor Arlene at kay Arlene ang araling kay Tutor Arlene. Tayo ngayon ay nasa Arts 1, Week 5 hanggang 8, Quarter 1. Sa ibang module na kulay red ng pivot, ito ay Week 7 and 8. At ang ating aralin ay pagguhit, gamit ang iba't ibang hugis, linya at kulay. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang nakaguguhit ng larawan ng iba't ibang uri ng halaman na nagpapakita ng iba't ibang hugis, linya at kulay. Pagmasdan ng mga larawan na ito, ito ang mga kagamitan na maaari nating magamit sa pagguhit kagaya ng sinamay, charcoal, watercolor, pencil o lapis, crayola, dahon, paintbrush at iba pa. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang isa, isulat sa sagutang papel ang mga gamit sa pagguhit ng larawan na nakatala sa loob ng kahon. Kukopyahin lang natin ito mga bata dahil ito ay nagpapakita ng mga kasangkapan o gamit na maaari nating magamit sa ating pagguhit. Tulad ng lapis. Sulatan natin. Lapis. Lapis. Crayola. Crayola. Sulat na natin, kids. Charcoal. Charcoal. Sulat nyo rin sa inyong kwaderno o sa sagutang papel. Kung nabibilisan kayo, kids, maaari nyong i-post ang video na ito kaya ay balikan para mas lubos nyong maunawaan ang ating aralin. Watercolor. Yan, ito ay isa rin gamit sa pagguhit. Papel. Lupa. Maaari din tayong gumuhit sa lupa, hindi ba? Dahon, tela, pintura, balat ng kahoy, stick at iba pa. Narito ang iba't ibang mga hugis. Mayroon tayong bilog, parisukat, tatsulok, puso, parihaba at biluhaba. Narito naman ang iba't ibang mga linya. Mayroon tayong kulot na linya, pakurbang linya, tuwid na linya, maaaring ito ay patayo, at pahigang linya. Mayroon tayong tuwid na pahilis na linya, tuwid na pahigang linya, at zigzag na linya. Ang linyang palikuliko at ang zigzag ay nagpapakita ng lakas. Maaari ding magpakita ito ng lakas ng tunog. Narito ang iba't ibang mga kulay. Mayroon tayong pangunahing kulay. At ito ay ang pula, asul, at dilaw. Kapag pinagsama natin ang dalawang pangunahing kulay, magkakaroon tayo ng pangalawang kulay. Narito ang mga pangunahing kulay. Mayroon tayong pula, asul, at dilaw.
antayin niya natin. Red, blue, yellow are primary. Again, red, blue, yellow are primary. Ibig sabihin ng primary, ito yung una o pangunahing kulay. Kapag pinagsama natin ang dalawang pangunahing kulay, makalilikha ito ng isa na namang panibagong kulay. Ang tawag natin dyan ay pangalawang kulay. Pagmasdan ang color wheel na ito. Ang lahat ng may number 1, kagaya ng red, blue, at yellow, ay tinatawag nating primary colors o pangunahing kulay. Kaya siya tinawag na pangunahin, yan yung unang-unang kulay. Meron naman tayo makikita na may nakasulat na number 2, kagaya ng lila o violet, kahel o orange, at berde o green. Ibig sabihin niyan, pinagsama natin ang dalawang pangunahing kulay na kung saan nakalikha tayo ng panibagong kulay. Kagaya ng red at yellow, makakabuo tayo na kagaya ng red at yellow, ang panibagong kulay na malilikha nito ay kulay orange. Ang pula at asul, kapag pinaghalo natin, ay makalilikha ng panibagong kulay at ito ay ang kulay lila o violet. Kapag naman pinagsama natin ang blue at yellow, makakalikha ito ng panibagong kulay na kulay berde. Mayroon tayo ditong awit mga bata para hindi natin malimutan kung paano nga ba nagkaroon ng pangalawang kulay. Ano-ano yung mga kulay na pinaghalo natin? Okay, handa na ba tayong makinig? Umpisa natin. So, syempre, pagtsagaan nyo muna yung boses ni teacher kahit hindi masyadong mahusay umawit. Red and yellow is orange. Red and blue is violet. Blue and yellow will become green. Red, blue, yellow are primary. Okay, once more. Red and yellow is orange. Red and blue is violet. Blue and yellow will become green. Red, blue, yellow are primary. Okay, isa pa nga. Sabayan nyo ako ngayon, ha? Red and yellow is orange. Red and blue is violet. Blue and yellow will become green. Red, blue, yellow are primary. Okay, sana matandaan nyo yung awit, no? Para mas matandaan nyo kung ano ba yung dalawang kulay na pinaghahalo natin upang makalikha ng panibagong kulay o ang pangalawang kulay. Maaari nyo balikan ang video na ito. Pag pinaghalo natin ang pula at kaunting dilaw, ito ay makalilikha ng panibagong kulay na kulay kahel o orange. Yan ang tinatawag nating pangalawang kulay, ang kulay kahel. Kapag pinagsama naman natin ang pula at asul, makalilikha ng panibagong kulay na violet. Pangalawang kulay pa rin yan, mga bata. Ang asul, dilaw, pag pinagsama, ito ay magiging kulay berde. Kasama rin ito sa pangalawang kulay. Ulitin natin, ha? Okay, so balikan natin ang color wheel na ito. Ang pangunahing kulay ay red, blue, yellow are primary o pangunahing kulay. At kapag pinagsama, ang red at yellow magiging kulay orange. Kapag pinagsama ang red at blue, magiging kulay lila o violet. Kapag naman pinagsama ang asul at dilaw, ito ay magiging kulay berde. Ang ating bansa ay punong-puno ng magagandang likha. Ang mga ito ay nagtataglay ng mga elemento ng sining tulad ng linya, hugis at kulay. Isa sa mga magagandang likha ay ang mga halaman. Ang mga halaman ay maraming gamit. Pinag-aaralan ito ng mga scientists para sa kanilang pakinabang bilang pagkain, gamot at iba pa. Kita niyo yan, kids? Marami sa ating mga pagkain ay nagmula sa halaman, kagaya ng mga gulay at prutas. Nakakalikha rin ang gamot mula sa mga halaman. Ito ang tinatawag nating herbal plants. Ang mga halaman ay isang malaking grupo ng mga nilikhang bagay na may buhay. Kagaya ng tao, mayroon din silang buhay.
Binubuo ito ng iba't ibang miyembro tulad ng mga puno, baging, mga damo at lumot. Ang mga luntiang halaman na tinatawag rin bilang mga metophyte ay kumukuha ng enerhiya mula sa liwanag ng araw sa pamamagitan ng proseso ng photosynthesis. Soya ang sinag ng araw ang magsisilbing pagkain ng mga halaman. Ang photosynthesis ay bumubuo ng asukal, ang pangunahing pagkain ng mga halaman mula sa tubig at carbon dioxide. Yan, makikita natin mga bata na ang halaman ay kumukuha ng pagkain mula sa sinag ng araw. Bukod sa tubig, kailangan din ito ng sinag ng araw. Kung hindi, maaari silang malanta o mamatay. Pero meron din namang mga halaman na tinatawag nating indoor plants. Paminsan-minsan lang natin ito inilalabas para makakuha ng sinag ng araw. Ang mga halaman ay ginagamit ding inspirasyon ng mga pintor. Katulad ng mga scientists at artists, maaari mo rin ipakita ang ganda ng mga halaman sa pamamagitan ng pagguhit at pagpipinta ng mga ito. Kagaya ng mga nasa larawan, ito ay mga likha mula sa mga halaman. Pagmasdan nyo, kids, ang mga halaman sa inyong paligid. Ano-ano kaya ang mga uri ng linya, hugis at kulay ang nakita mo? Ang mga halaman ay binubuo ng iba't ibang hugis, kids, ha? At iba't ibang kulay na talaga namang nagpapaganda ng ating kapaligiran. May mga halaman na kabilang sa orkidya, mayroon namang halamang dagat, shrub, at punong kahoy. Ang nakikita nyo ay halimbawa ng anong halaman ang pinakikita sa video na ito? Ayan, makikita natin na ito ay nakakabit sa puno na bubuhay ito sa hangin. Ang orkidarya ay nangangailangan ng hangin bilang pagkain. Ito ang mga halamang dagat na nabubuhay sa dagat. Ito naman ang tinatawag nating shrub. Ito ay nangangailangan naman ng sikat ng araw upang mabuhay at lumaking maluso. Pero ito hindi lumalaki na kasing laki ng mga puno, ha? Narito naman ang mga punong kahoy na nangangailangan ng sikat ng araw upang mabuhay at lumaki ring malusog, kagaya ng shrub. Yan, ang pagkakaiba lang ng shrub at saka ng puno, yung puno ay tumataas ito ng mataas na mataas. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang dalawa, basahin at unawain ang mga pangungusap. Gawin ito sa isang malinis na papel. Una, kumuha kayo ng papel, lapis at pangkulay. Kalawa, gumuhit ng larawan ng taong mahalaga sa'yo. Sino ba yung taong mahalaga sa'yo? Halimbawa, si nanay mo ba? Si tatay mo ba? Si lolo, si lola? Tapos, maaaring kaibigan, maaari din naman kamag-anak, maaari din kapatid o sino man sa iyong pamilya. Sumulat ng maikling pangungusap tungkol sa taong iyong iginuhit. Bigay ito sa kanya bilang regalo. Diba, napaka-sweet. Idodrawing mo yung taong mahalaga sa iyo. Tapos, maglalagay ka doon kung ano yung gusto mong sabihin sa kanya. Tiyak na matutuwa siya sa iyo. Para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, basahin at unawain ang mga pangungusap. Una, sundin natin ang mga panuto, ha? Kumuha ng isang piraso ng tela. Para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, basahin at unawain ang mga pangungusap. Sundin natin ang mga panuto. Unang bilang, kumuha ng isang piraso ng tela. Ayan, nakahanda na ang aking tela. Ikalawa, sa tulong ng iyong mga magulang o kasama sa bahay, gumupit ng mga larawan ng tao sa lumang magazine. Pagkatapos, idikit ito sa tela na ating inihanda. At buuin ang larawan bilang isang pamilya. Lagyan ng twigs o ipitin ng patpat ang itaas at ibabang bahagi ng tela. At lagyan ito ng pansabit. Lagyan ng kapirasong tali para pwede nating isabit. Ayan, tada! Ayan ang aking nagawa. Ayan, kuhanan ito ng picture at isabit sa iyong guro. Camera, klik-klik! Ayan, tiyak na matutuwa ang inyong guro sa inyong magandang likha. Para sa gawain sa pagkatuto bilang apat, ang sumusunod ay mga larawan ng iba't ibang uri ng halaman. Tulungan ng bata sa larawan upang lubos na maunawaan ang katangian ng mga halamang ito. Isulat ang letra ng larawan na dapat ilagay sa patlang. Gawin ito sa iyong sagutang papel. So sa letter A meron tayong puno, sa letter B ay shrub,
sa letter C ay halamang dagat at sa letter D ay orchidia. Okay, unang bilang, orchidia na bubuhay sa hangin. Alin kaya dyan? A, B, C, D. Kung ang sagot mo ay letter D, mahusay. Halamang dagat na bubuhay sa tubig. Parehas ba tayo ng sagot, letter C? Magaling kung ganon. Ikatlong bilang, shrubs. Alin kaya yon? Nabubuhay sa lupa. Kailangan ito ng sinag ng araw. Kung ang sagot mo ay letter B, mahusay. Tama ka. Ikaapat na bilang, punong kahoy. Nabubuhay din sa lupa at kailangan din ito ng sikat ng araw upang maging pagkain niya at ito ay lumaki. Kung ang sagot mo ay letter A, magaling, tama ka na naman. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang lima, kumuha ng limang dahon sa inyong bakuran na may iba't ibang hugis at kulay. Iguhit ang mga ito sa isang puting papel. Kulayan ang mga ito ayon sa natural nitong kulay gamit ang Crayola. Makikita natin sa larawan ang kalimitang kulay ay green o berde. Pero mga bata, mayroon pa rin namang ibang mga dahon na mayroong ibang kulay. So kumuha kayo ng iba pang kulay para magkaroon naman kayo ng iba't ibang kulay ng dahon na inyong gagawin. Huwag kalilimutang magpa-picture, kasama ang inyong gawa at isend sa inyong guro. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang anim, kopyahin ang mga larawan sa isang malinis na papel. Kulayan ang mga ito gamit ang Crayola. Ayan, nakikita nyo kids, iba't iba ang hugis na bumubuo sa bawat dahon at mayroon din itong iba't ibang kulay. Kulayan nyo ha, sana mag-enjoy kayo sa pagguhit at pagkukulay. Para sa gawain sa pagkatuto bilang pito, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Ayan, isa sa mga elemento ng sining ay ang linya. Alin sa mga sumusunod na linya ang nagpapakita ng lakas? Naaalala nyo pa yung sinabi ko na ang linyang ito, kagaya ng inyong nakikita, ayan, ang sigsag-sigsag na yan, ay nagpapakita ng lakas. Ano kaya ito? A, linyang pahalang? B, linyang liku-liko, C, linyang patayo, or D, linyang pahilis. Kung ang sagot nyo ay letrang B, linyang liku-liko, very good! Ikalawang bilang, ang mga sumusunod ay mga pangunahing kulay. Alin ang hindi kasali? O kids, ha, naalala pa? Pag sinabi nating pangunahing kulay, ito yung unang kulay na kung saan wala tayong pinaghalo. Hanapin natin ang hindi kasali. A, asul. B, berde. C, dilaw. D, pula. Ang sagot mo ba ay letrang B, berde o green? Mahusay, tama ka dahil ito ay kasama sa pangalawang kulay kung saan pinaghalo natin ang asul at dilaw. Ikatlong bilang, alin sa mga sumusunod na kulay ang hindi akma sa mga halaman? Kalimitang kulay ay berde, hindi ba? Iba ay dilaw, iba ay pula. Alin kaya dito yung hindi akma? Minsan meron din naman ito pero madalang na madalang. Ito ba ay A, asul? B, berde? C, dilaw? D, pula? Anong inyong sagot? Kung ang sagot nyo ay asul, mahusay. Okay, kasi yung asul ay bibihira. Pero ulitin ko ha, meron ding mga halaman na kulay asul ang kanyang bulaklak. No? Pero kalimitan na nakikita natin ay mayroong berde para sa dahon, dilaw para sa bulaklak, pula, ayan, violet o lila, may orange. Ayan, pero yung asul bihira. Pero ulitin ko, meron pa rin naman. Okay? Next, number 4. Ang kulay ay sumisimbolo din sa damdamin ng isang tao. Alin sa mga sumusunod na kulay ang nagpapakita ng galit? Ayan. Kaya naman yung flag natin, no? Pag sinabi, pag merong war sa ating bansa, ang kulay na ito ang nasa taas at ang kulay asul ay nasa ilalim. O alin dyan kaya ang nagpapakita ng gulo o galit? A, asul.
B. Berde, C. Dilaw, D. Pula. Kung ang sagot mo ay pula, mahusay. O sabi nga mga bata, kapag ang ating bansa ay nasa digmaan, no? Nasa panahon ng digmaan, ang kulay pula ay nasa taas. Ngayon, pasalamat tayo dahil walang digmaan na nagaganap sa ating bansa, kaya ang pula ay nasa ilalim. At ang nasa taas ay kulay asul. Ikalimang bilang. Ang hugis ay naglalarawan ng panlabas na katangian ng isang bagay. Anong hugis ang binubuo ng tatlong linya at tatlong sulok? Tatlong linya daw at tatlong sulok. A. Bilog, B. Parihaba, C. Parisukat, D. Tatsulok. Kung ang sagot mo ay letter D, tatsulok, mahusay, tama ka na naman! Para naman mga bata sa gawain sa pagkatuto bilang 8, gamit ang iyong Crayola, pumili ng nais mong kulay upang maiguhit ang mga linya sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Okay, so magdodrawing tayo, gagayahin natin ang mga sumusunod na linya. Okay, so kuha ko dito ng aking pen. Ayan, paltan ko lang ng kulay. Gawin kong pula. Okay, una. One, tuwid na linya. O, sa inyo, tuwirin nyo pa mga bata ha. Mouse kasi gamit ni teacher, medyo mahirap. Okay, ikalawang linya naman. Ayan, pakurba ng pakurba. Ayan, scribble, paikot-ikot. Okay, next naman ay putol-putol na linya. Ayan, sana nakakasabay kayo kids ha. O, pero make it straight din ha. Straight. Okay, ito naman ay yung kanina ay manipis na linya, no? Ito gawin nating makapal. So, gagawin ko, dodoblihin ko na lang siya para siya ay maging makapal na linya. Yan, tandaan natin mga bata, sa ating mga iginuguhit na mga bagay, halaman man yan, gamit sa bahay, gamit sa paaralan, gumagamit tayo ng iba't ibang linya at kulay din. Okay, sunod naman sa number 5 ay tuldok. Okay? Ayan. Alright, o gandahan nyo ha, kailangan mas maganda sa gawa ni Tutor Arlene. Para sa gawain sa pagkatuto bilang siyam, kopyahin ang mga larawan sa malinis na papel at kulayan ninyo ang mga ito ayon sa hinihingi. Okay, so iguhit nyo yung bulaklak na, at gawin itong kulay pula. Alright, yung 5 segundo ay hindi sapat, ano mga bata, kaya pwede nyong i-post ang video na ito habang kayo ay gumagawa. O kaya naman, gusto nyo, paulit-ulitin nyo ang video hanggang sa maunawaan nyo ang ating aralin. Okay lang yon. So sa number 1 daw, gawin itong kulay pula. Okay, mamajikin na to ni Teacher Arlene. In 3, 2, 1, tada! Ayan, naging pula na siya. Ikalawa namang bulaklak, gawin itong kulay dilaw. Okay, o sabi ko nga yung 5 segundo ay napakabilis, no? I-post nyo na lang tong video na to. In 3, 2, 1, ito ay magiging kulay dilaw! Ayan! Next, number 3, kulay dalandan o kulay orange. Okay, let's do the magic in 3, 2, 1. Ayan, so mayroon tayong kulay pula, kulay dilaw, at kulay dalandan na mga bulaklak. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 10, gumuhit ng larawan ng isang halaman na binubuo ng sumusunod na linya at hugis sa loob. Kulayan ito at ilagay ito sa kahon. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Okay, so magdodrawing daw kayo ng halaman, okay, na mayroong patuwid na pahigang linya, pakurba, putol-putol na linya, mayroong hugis bilog, tatsulok, oblong o oval, at parisukat. At ito ay inyong kulayan. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 11, kopyahin ang larawan sa puting papel. Kulayan ang larawan gamit ang Crayola. Isulat ang iyong pangalan at petsa sa ibaba. Okay kids, ayan, sana mag-enjoy kayo sa pagkukulay at pagdadrawing at pagkukulay.
Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 12, gumuhit ng larawan ng mga halaman na makikita sa labas ng inyong bahay. Sa isang puting papel, ito gagawin. Hulayan ang inyong gawa gamit ang inyong Crayola. Alright? Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 13, itala sa iyong sagutang papel ang pangalan ng mga halaman na makikita mo sa inyong paligid. Ilagay ang kulay at mga hugis na makikita sa mga ito. Meron tayo ditong halimbawa. Ito ay isang gumamela. Anong kulay nito? Sa tapat nito, lagyan natin ng berde. Berde para sa dahon at pula para sa kanyang bulaklak. Ano-ano ang mga hugis ang makikita natin sa gumamelang bulaklak? Mayroon itong bilog at biluhaba. Alright, so ulitin ko ha. Hanap kayo ng mga bulaklak sa inyong paligid. Tapos iguhit nyo. Kulayan. Tapos lagyan nyo sa ilalim kung anong pangalan ng inyong halaman na nakuha o bulaklak na nakuha. Isulat kung anong kulay at kung anong hugis. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 14, iguhit sa puting papel ang nasa larawan at kulayan ito. Wow, yeah, magdadrawing na uli kayo ng puno naman ngayon. Okay, so yung katawan niya color brown at yung kanyang dahon ay kulay berde o kulay green. Ang daming gawain, ano, mga bata? Kasi ito ay base sa module ng pivot na kulay blue. Dalawa kasi ang pivot module ng Calabarzon, no? Mayroong isang red at mayroong isang blue. So, ginawa ko, pinagko-combine ko minsan para parehas kayong magkagamit. Okay, iguhit sa puting papel ang nasa larawan at kulayan nito. Isulat kung ano ang hugis nito. So, ano-anong hugis nakikita nyo? May patuwid, may pahilis, may pakurba, ayan, may bihugis bilog. Okay, next. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 16, iguhit sa puting papel ang natitirang kalahating bahagi ng mga sumusunod na larawan ng mga dahon at kulayan ng mga ito. So makikita nyo yung mga bata, merong kalahating dahon, di ba? So iguguhit nyo yung kabuuan nito. Ayan. So kung halimbawa na iguhit nyo na, kukulayan nyo naman ngayon yan. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 17, magtala ng 3 pangalan ng halaman na nakikita sa paligid ng tahanan. So iguguhit nyo ulit at kukulayan. Ayan, sana mag-enjoy kayo sa pagdodrawing at pagkukulay ng mga halaman na nakikita sa inyong paligid. Para sa gawain sa pagkatuto 18, bilugan ang titik o letra ng tamang sagot. Ang mga disenyong nakikita sa halaman ay binubuo ng mga linya. Alin sa mga sumusunod ang makikita sa halaman? A. Likuliko, B. Tuwid na linya, C. Zigzag, or D. Lahat ng binanggit. Anong inyong sagot? Kung ang sagot mo ay letrang D, lahat ng nabanggit mahusay. Tama ka. Kasi mga bata, mayroon itong likulikong linya, may zigzag, may tuwid na linya, at may iba't iba ring hugis. Ikalawang bilang, iba't iba ang kulay ng halaman. Alin sa mga sumusunod ang hindi karaniwang kulay ng mga ito? Hindi karaniwan. A. Asul, B. Berde, C. Dilaw, D. Pula. Anong inyong sagot? Kung ang sagot mo ay asul, mahusay. Pero, paalala, mayroon ding halaman na kulay asul ang kanyang bulaklak. Ngunit madalang lamang. Pero meron pa rin. Ikatlong bilang, ang mga halaman ay maraming pakinabang. Alin sa mga sumusunod ang hindi kasali? A. Gamot, B. Oxygen, C. Pagkain, D. Wala sa nabanggit. Kung ang sagot mo ay wala sa binanggit, mahusay, tama ka. Dahil ang halaman ay maaaring gawing gamot. O kaya naman meron talagang likas na herb na medicine, no? Herb, mga halamang gamot. Ang halaman ay nagbibigay sa atin ng oxygen o sariwang hangin na kailangan ng tao at hayop. At nakapagbibigay din ito ng pagkain. So ang sagot natin ay letter D, wala sa binanggit. Ika-apat na bilang, ang orchid ay naiibang uri ng halaman. Bakit kaya? Saan ito
Mas angkop mabuhay. A. Sa bato, B. Sa hangin, C. Sa lupa, D. Sa tubig. Kung ang sagot mo ay B. Hangin, magaling. Tama ka na naman. Binabati ko kayo mga bata dahil matagumpay na natapos nyo ang quarter 1 ng ating mga Arelin. Kung hindi mo pa tapos sagutan ang iyong module, maaari mong balikan ang ating mga video lessons. Nandyan lang yan sa ating YouTube channel. Huwag kalilimutan, Teacher Arelin. Subscribe na, share na, mag-like na at maaari din kayong mag-comment sa baba. Okay, muli ako si Teacher Arelin na palaging nagsasabing mag-aral mabuti dahil iyan ang susi sa iyong tagumpay. Paalam, hanggang sa muli. Keep safe everyone.